Gretchel Soltones on the game again, but this time with a new jacket. Of course. She's very happy she's wearing the jacket, by the way. Buti na lang may jacket. Ang lamig dito. All right. Damo, iinit yung couch. Oh, true. Mamaya, we're gonna have a lot of guests coming on over. Para tayo may hinihintay dito, Pao, na isa meron, mamaya. Well, sana. Meron na, hindi. Wala na yan, oh. But Gretch, let's start off first of all, welcome to Akari. Good to see you again, and also. And great to see you here on the show. Making that move, just how much of a decision was that? Ano yung mga factors na kinonsider mo going to Akari? Actually, nung nag-usap kami ni Mama Mosey, kasi si Mama Mosey ang manager na Akari. Yeah. Sabi, actually, na-in love talaga ako sa system ni Coach Taka. That's, so parang ako, kasi binigyan ko na ng kung ilang years na lang ako maglalaro sa volleyball. So, wag naman ganyan yung usapan. Yeah, I mean, like, siguro, I want my last 3 years to, like, parang, kung makikita ko kung ano pa yung kaya kong ibigay and also, paano pa ako mag-improve under Coach Taka. Right. Okay, sige. So, this is the big move para dun sa mga hindi pa nakakaalam. But we'll talk about that in a bit. Balikan muna natin yung pinanggalingan mo para lang, di ba, masara na natin yan ng gusto. Because the last time you were actually here, di ba, you were still a Petrogas Angel and you were coming into the season, sabi mo, healthy as ever, di ba? Tell us about first your memories with Petrogas and how tough was that leaving Petrogas too? Sobrang umiyak ako. Kasi parang syempre Petrogas was my home din talaga. And also, doon din ako nag-grow as a person, hindi lang as a player. Thanks to Mami Chi, Zaed. Yes. And also sa management, sobrang inalagaan din talaga ako. And yun nga, nagpaalam ako ng maayos na, Sir, pwede ba akong lumipat kasi gusto kong mag-grow as a player pa. So, hindi nila ako parang pinigilan. Like, okay, dun ka. Kung saan ka mag-grow, dun kami. Support kami sa'yo. Oh, that's nice. So, parang ako, alam mo yung, nung sa puso ko, sabi stay, pero kasi yung mas inisip ko yung growth ko. Right. And also, they respected my decision talaga. So, you said you grew also as a person, not just as a player. What does that mean to you? I mean, siguro naman kasi lahat dumadaan sa pagiging makulit, ganun. And also, wala din akong kapatid. So, si Mami Chi talaga yung nag-guide sa akin. And also, parang yun nga, Mami siya sa akin. And also, siya din yung best friend ko sa team. Okay. Before I move on to your new journey with Akari, when you look back at your time with Petrogas, anong pinaka-highlight para sa'yo? Siguro yung yung last season kasi parang kahit anong nangyari sa amin as a team kasi yun nga si Rem lost her father. Tapos ayun parang intaktan kami kahit anong nangyari kung hindi man maganda yung panapos at least buo pa rin kami sama-sama pa rin. Okay. Interesting ha? Dahil marami ka rin napanalo. You went through a lot with Petrogas with injuries and everything. Yeah. You went to the championship, you lost the championship, you won the championship. Madami mong naranasan dyan, but the memory that sticks out is very personal. Tama. Yeah. Tama. That's a very, very nice parang bow to wrap up your career with Petrogas. And now, as you and Pao have talked about, you are here with Akari. Bago ka sumali ng Akari, Gretchel, anong impression mo sa kanila when you would go against them? Nung kalaban mo pa sila, ano yung parang nakikita mo na whether it's a potential or kasi nga nag-shuffle pa sila ng kanilang mga tao, nagdadagdag pa sila, 'di ba, as the conferences went. Yung una-una ko talagang nakita yun nga, isa yung potential nila as a team kasi isa din talaga sila sa composed na malalakas na players. Siguro nag-a-adapt pa lang sila sa system. Yun yung nakikita ko. And also, yun yung sabi ko sa kanila na kayang-kaya nilang tumalo ng lahat ng teams. Kung siguro hindi ganun ka-short yung time siguro to prepare. Kasi hindi, wala pa silang isang year, di ba? Wala pa. Tapos dagdag pa sila ng dagdag. What I like is that you just said that. Parang pumasok ko doon parang, I don't know, veteran leadership coming in. Ano yung role mo dito sa Akari? Because the running joke has always been that Petrogas could coach themselves because everyone was a veteran, everyone knew what to do. Exactly. But you go to an Akari team that whose age
average age is significantly younger compared to yung Petrogas. So ano yung role mo doon? Yun nga, parang ang unang sabi ko sa mga bata na siguro tingnan niyo ako as an ate siguro pag sa game, pero kasi yun ang pinakatatak ko sa kanila is parang pag naglalaro tayo, same lang tayo. Walang ate, walang mas slower. Kumbaga pantay-pantay lang tayo. So kung may mali kami or may mali kayo, yun, aayusin. And also, may matututunan kami sa inyo, may matututunan din kayo sa amin. And speaking of, syempre nagdagdag sila ng veterano in the conferences, si Ate Dindin, sumali. Si Bang, of course, na dati mo rin kasama sa Petrogas. Ngayon, magkakasama kayo dyan. So there's a better mix now of veterans and youngsters. Kasi nga, sabi mo, parang they're still trying to learn how to win, and sometimes dun kailangan yung mga katulad nyo, di ba? Na yung composure and all that. How is your relationship with katulad nila Dindin and nila Bang, obviously, ang dati mong teammates? Ayun, ganun pa rin po. Like, trabaho-trabaho, pag sa labas kulitan. Especially with the yung mga bata like si Trisha, Genesis, sila si Ezra. Akala kasi nila sa akin una, parang ang sungit ko daw na... Tapos Lady Beast pa ang Tapos parang sabi ko, ay, kabaliktaran po. So doon na nila ako nakilala. Okay. Ah, makulit That's din nice. Pala ikaw ate. Sabi ko, oo, pero pag trabaho-trabaho. Yeah, you've been training for around a week already. Tapos sabi mo kanina, well, at least off the air, Miss Congeniality ka. Yeah. How has that all been? Siyempre. Alam mo yung first 2 days, parang first day medyo mahihain pa ako. Medyo lang, di nila alam. Pangalawa, yun na, nag-start na ako magkulit. Hanggang sa wala pang 1 week, nakausap ko na sila. So, bilis. Yeah. Walang problema yung adjustment. Sila mag-adjust sa'yo. Yeah, actually, kasi makulit ako. Was there any, do you have any parang long-term relationship with anyone sa kanila bago ka pumasok? Like, were you friends with anyone? Other than Tita Mosey, alam naman natin. You have a very long-time relationship with Tita Mosey. Partner, hello, good afternoon. anybody else na pumasok ka na? Uy, eto, magkakasama na kami uli ng halos araw-araw. Si Ate Bang. Si Bang talaga. Kasi si Ate Dindin parang once lang nung photon siya. Tapos si Ate Bang parang almost 2 years din ata siya sa Petro. So ayun, yun siya yung pinakamatagal. Pero si Genesis talaga, parang ang tagal namin magkasama. Kasi pareho nga kayo na. Parang sabi ko, parang ang tagal na, 5 years na ba tayo magkasama? Pero bago pa lang kami. Yung maka-wavelength talaga. Yes. What excites you about this Akari team? Yung improvement ng bawat is especially the youngsters like Faith and also Genesis. Kasi nakikitaan ko talaga sila ng potential. Kaya every training, parang sinishare ko yung kung ano yung nakikita ko sa kanilang kulang. And also nagtatanong din ako kung ano yung ginawa niyo dati na bakit hanggang ngayon ganun pa rin. So, ayun. Lalo na sa receive. Pero hindi naman ako perfect mag-receive. Kumbaga, siguro dagdag lang ako sa kanila. Tutulong. Yeah. Teka, bago ka namin pakaulan ngayon for this segment, we have to ask about, syempre, dagdag ka, championship experience yan. Wow, mabigat yan. Tama. Sed Domingo, championship experience yan in the middle. Talk about that addition sa Akari, and hopefully we'll get her here on the show also sometime. Dati mong katunggal lagi kayo naglalaban sa finals, si Sed. So ngayon magkasama kayo, tell us about that. Excited ako. Kasi iba talaga yung in-improve niya as a player nung... Kasi naging teammate kami ng Paymaya. Okay. Paymaya lang once. Tapos lumipat na siya. And also nung nakita ko yung growth niya sa player, na zero tempo yung palo niya. Kahit ako di ko ma-timingan talaga kasi ang hirap, ang bilis din ng palo niya. So ayun, excited ulit ako kasi I'm sure may maitutulong din siya sa akin na kulang ko. So yun yung... Yeah, di ba? I like that. Bigat. Tama. Bigat dun team. Tama. I'm excited to see what Akari can bring. And of course, I'm excited to see what other things that Akari could bring next time on the show. Yes. Hopefully, we're going to have more Akari Chargers here on the show next time. How much do we love Pinoy sports? With all our heart, all the time. Download Pilipinas Live now.